Nilinaw ni National Council on Muslim Filipino Secretary Saidamin Pangarungan ang ipinapatupad na temporary ban ng Saudi Arabia para sa mga magkasagawa ng Umrah pilgrimage. Ayon kay Pangarungan, iba ang Umrah pilgrimage sa taunang Hajj pilgrimage ng mga Muslim. Yung Umrah, it is for a shorter duration. It can be accomplished in a matter of hours, tapos na yung Umrah pilgrimage. Oh, short ang ritual niyan. Hindi gaya ng Hajj pilgrimage na ano yan, it must be performed within a certain period under the Muslim lunar calendar. Kaya ang temporarily suspended lang is yung Umrah pilgrimage. Yung sa Hajj pilgrimage ay tuloy-tuloy pa rin yan. Sinabi nito na mas kakaunti lamang ang nagkasagawa ng Umrah kumpara sa Hajj. Paliwanag ni Pangarungan, mandatory para sa mga Muslim ang Hajj pero ang Umrah ay hindi. Yung Umrah pilgrimage, hindi gaano marami ang umaalis sa Umrah. Kasi per all records, hindi lalampas ng 1,500 ang nagpe-perform ng Umrah pilgrimage. Yung Hajj ang marami. Kasi last year umabot ng 7,243 ang nag-Hajj last year. This year, we are expecting a target of mga 8,000 pilgrims. So, let me be clear on this. Ang not temporarily suspended lang is yung Umrah pilgrimage, not the Hajj pilgrimage. Mahaba pa niya ang panahon para sa kanilang ginagawang paghahanda sa Hajj dahil ang unang batch ng lalahok dito ay sa July 1 pa ang alis ng bansa. Dahil dito, wala anyang dapat ikabahala ang mga mag-perform ng Hajj na nakapagbayad na dahil hanggat hindi malino kung matutuloy ito ay hindi nila ipapadala sa Saudi ang kanilang payment. Walang dapat ikabahala kasi maski nagbayad ang mga pilgrims natin, I'll see to it na nakareserba na sila sa mga accommodation sa Saudi. But hindi ko muna ipapadala yung payment sa Saudi until such time na na-confirm natin na tuloy ang Hajj. Para just in case na hindi man matuloy, we can refund the money to our pilgrims. Sa ngayon anya, ay tuloy-tuloy naman ang proseso ng mga nais lumuhok sa Hajj. Samantala, nakipagpulo kay Pangarungan ang Charge Affairs ng Saudi Arabia Embassy sa Pilipinas na si Aisa Abdulrahman Al-Malki, kaugnay sa travel ban na ipinapatupad ng kanilang bansa. Ayon kay Al-Malki, ipinapatupad ang temporary ban dahil sa kinatatakutang coronavirus disease o COVID-19. Yes, it's regarding the suspend of the visa. And hopefully that within the months of Ramadan, the system will be open for the issuing of the Umrah visa. Yeah, he's hoping for that. And for the other side, as he's clarifying that for the travelers who's already been having the Umrah visa and the travel visa, they may rebook it again or something like that till the end of the temporary period that it's open now. Nilinaw naman ito na hindi apektado ang mga pilgrims na lalahok sa Hajj ngayong taon. And they are expecting that before the Hajj, everything will be clarified that for all pilgrims from all over the world can enter Saudi. And they're waiting for the report from the World Health Organization regarding the coronavirus around the world and the countries that have been affected with it. Paliwanag ng opisyal, hindi lamang ang Pilipinas ang apektado ng travel ban dahil ito ay pinaiiral sa lahat ng nasyonal sa buong mundo. The suspension of the entering for Saudi for the Philippines is not only clarified only for the Philippines, but there's a lot of countries that been entertained on that, so that for the not to be affect all the Muslims that was entering the Mecca or Medina or going out from it for stopping the virus to be spread all over the world. Iginit nito na ang travel ban ay para lamang sa may Umrah, tourist at patungo sa Medina na moske ng kanilang propeta Muhammad. Sinabi pa nito na wala pa namang pagkakataon na kinansila ang Hajj pilgrimage kahit sa mga nakalipas na mga sakit tulad ng SARS at MERS-CoV.
Pagtiyak naman ni Pangarungan, mayroong 2 baksin ang mga lalahok sa pilgrimage upang masiguro na hindi ang mga ito dadapuan ng sakit. Erwin Aguilon, Radyo Inquirer, 990, bayang nagtatanong, mamayang nag-uusisa.